ang virus kasi, the COVID-19 now becomes a initiator for a bacterial infection later on, 'di ba? So ibig sabihin, okay, pumunta siya sa katawan para sirain niya ang mga ano dapat na trabaho ng ating mga normal cells para later on masira siya, ma-confuse, pwedeng pasukan ng ibang infection like bacterial. Mm-mm. Okay, pag-usapan natin later on yung bacteria. So that is the thing about this COVID 19. So kailangan natin pag-aralan siya kahit natapos na tong pandemic, kasi ang COVID 19 natin has already mutated to type A, type B, type C. Ang type A kasi sa China, ang type C kasi sa Singapore. And type B is the one, the strain that came from the mother strain. Ang mother strain kasi type A eh. Pumunta yun sa Europe, no? Oh, so, yun sa ating kasi ano eh, type B and type C, di ba? So, at least hindi siya yung pinaka-mother strain. Ang mother strain kasi nasa China tsaka sa Amerika, oh, di ba? Ang layo ng pinuntahan ng mother strain. Kaya siguro galit na galit si Trump. Okay, so we have to check later on, kahit na matapos to, may vaccination na tayo, yung struktura ng COVID-19 na virus, mag-mutate siya o magbabago pa siya, no? Kahit na matapos na to, lahat will go back to normal, the virus has to be studied unless kailangan ma-terminate mo siya. Ibig sabihin, totally may eradicate mo siya, no? That's number one, okay? And what will happen to the healthcare system sa hospital? I think there will be a lot of changes besides na madadagdagan natin sa laboratory natin yung PCR, rapid test, no? Hindi, kasama na siya sa mga tinetest natin na regular guys na mga hepatitis natin, mm-hmm, mga dengue test, mga typhoid test, mga you're other right tests, no? So kasama na tayo, may bago ng test ulit madadagdagan, di ba? So pag ikaw, isang normal na tao, inuubo ka, pwede mo sabihin, Angel, Beth, Rina na, oy, pwede ba ako magpa PCR test? O, yan. Mm-hmm. O, parang ganun. Para ma-check lang kung meron kang COVID-19. It will be a regular thing in the laboratory protocol na kasama na yan mga test na yan. Okay. What else? Siguro sa amin kasi, sa operation, di ba yung sa operating theater, bago na ang aming pagsuot, no? We will have PPEs, di ba? Even our mask now, sana pakita. Yung mask namin ngayon, I have already the half mask and the full mask. Ang half mask, hindi siya pareho sa N95, ba? Para siyang nakikita mo sa movie, Contagion, di ba? Parang ganun. Yung parang zombie apocalypse, parang ba yun? Mga, oo, yun, mga maskara. Yun talagang rubberized. Oo, yun ang gagamitin namin. The Philippine College of Surgeon is requiring us, ayan, pinapakita, to wear that. Maganda ito kasi ang surgical mask pwedeng pasukan ng COVID-19. Ang N95 for a certain period of time pwedeng pasukan ng virus. Remember, pag nagka-moist ngayon ang mask mo, pwedeng pasukan ng virus 'yan. Kaya may iba nakikita mo naka-mask, tinatamaan pa rin ng COVID infection. Itong klaseng mask kasi, this has filtrates, 'di ba? It can last you more than 8 to 12 hours. So pag nag-o-opera ka and when you're looking into a COVID patient, hindi ka tatamaan talaga ng whatever yan, air drops, aerosol, or air transmission. So yan ang ano, new norm namin sa operation, 'di ba? Para kang nasa pupunta ng Mars. Dito sa mask na pinapakita nyo, ito talaga masasabi ba natin na ligtas talaga yung ating mga healthcare professionals kapag sinuot yung mini-mention? Yes, oo. This is what we use now in the operating table, operating theater, no? But you can use the regular half mask. Sana pakita yung half mask. Yung half mask kasi, yung kalahati lang ng nose mo makikita. You can use that when you go out, di ba? Pag feeling mo kasi natatakot ka na baka mahawa ka, wala kayong N95, you can use the regular. The one that's being shown is the full mask,
no? Mm-hmm. Meron kasi yung half mass, yung sa ilong lang papunta sa bunganga, no? Yan, that's the half mass, no? So, pwede niyong gamitin yan. Maganda yan, di ba? Kulay pink, nakita mo, no? Di ba? Social. That will prevent you really, pag takot ka na mahawa, hindi makakapasok ang virus. Kasi may filtration. Saka makakahinga ka. Kasi minsan kasi pag surgical mask, minsan binababa mo kasi hindi ka na makahinga, di ba? So you get the infection later on.